noon hanggang ngayon at sa habang panahon. Sa bawat saling lahi katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Walang katulad, pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos ay buhay mo. Wala pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon. Sa bawat salita ay katapatan mo ay katapatan mo ay naroon aming
hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Delay this my song.
Aming Ama, kayo po ay tunay na dakila at napakabuti sa aming lahat. At pinupuri namin ang inyong banal na pangalan. Aming Ama, taos puso po ang aming pasasalamat sa isang araw ng pagsamba na magbibigay sa amin ng kasiyahan at pagpapala. Lord, hindi man po kami magkakasama physically, pero mayroon po kami iisang layunin at diwa na kayo ay aming makasama, mapupurihan at mapasalamatan. Sa aming pagsamba sa umagang ito ay aming gugunitain ang inyong walang hanggang pagmamahal at biyaya na patuloy na sa amin ay ipinararanas. Kaya ang pagsambang ito ay alay lamang namin sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Yes.
Purihin ka, Panginoon, sapagkat kayo po ang nagbigay ng kahulugan at ng kabuluhan sa aming mga buhay, O Diyos. You created us to praise you. You created us to worship you. You lifted up, O Lord, in the praises of your people.
Patuloy niyo po kaming samahan sa pakikinig ng inyong salita. Basbasan niyo po ang aming tagapagsalita at hayaan niyo po na maiparating niya sa amin ang mga nais niyong maiparating sa amin, Panginoon. Ito po ang aming pagsamba at panalangin sa pangalan ni Jesus. Ano ang nagagawa ng pananalig? Ano ang magagawa ng taong may pananampalataya? Ang pag-aaral natin ngayon, Bartimaeus Believes. Mark 10:46-50. Dumating si Jesus at Jericho. Nang papalis na siya kasama ang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimaeo or Bartimaeus. So alam natin na kanyang kapansanan siya ay bulag. People, many people, have handicaps called disabilities. At yon ang disability, handicap ni Bartimaeus. He was blind. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng sumigaw. Jesus, anak ni David, maabag po kayo sa akin. So siya na may nakakarinig. In other words, meron siyang other ability, kahit meron siyang disability. At hindi lang siya nakakarinig, siya'y nakikinig. Ginagamit ang ibang ability. Kaya narinig niya, naulinigan niya, na si Jesus na taga Nazareth, na by then ay kilala na, na magaling na guro, nakakapagpagaling ng mga sakit, at maibigin, kaya siya nag-react. Nagsisigaw siya, tumihingi siya ng habag kay Jesus.
makinig. Yan ang lesson natin agad sa kanya. Use your other ability. Huwag natin laging gagawing excuse yung ating disability kasi marami pa tayong other abilities na pwede nating pakinabangan and put to good use. At siya, nakakapagsalita. Another ability. Kaya nakakapagsisigaw pa siya at siya nga ay sumigaw ng sumigaw. Lesson, use your other abilities. Huwag laging gawing excuse yung disability. Sa pagpapatuloy, pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Bakit naman itong mga tao sa paligid pinapatahimik siya? Eh kailangan niyang mapukaw, matawag ang atensyon ni Jesus para may mangyari sa kanya. Pero siya ay pinipigil ng mga tao at pinapatahimik pa nga. Sa buhay, may mga pumipigil, may mga tagapigil. At sa kanyang buhay, nitong si Bartimaeus, merong balakid to healing, to blessedness, to godly freedom. Can you imagine the freedom that one could have kung siya'y nakakakita? Hindi nagpapigil si Bartimaeus. Lesson agad natin sa kanya, huwag papigil sa pagtawag kay Jesus. Kung ano man ang ibig sabihin sa inyong buhay niyan. Tumatawag tayo, lumalapit, nananalangin, pero maraming gustong pumigil sa atin. Huwag papigil. Huwag papigil sa pagpapagaling kay Jesus. Hindi ka naman papagaligin ng mga pumipigil sa iyo eh. Yung pumipigil sa iyo mga harap, hindi ka naman yan bibigyan ng mas magandang pangarap. Yung pumipigil sa iyo umasenso, hindi ka naman yan papaasensohin. Yung pumipigil sa iyo makalaya, hindi ka yan palalayain. So huwag kang nakikinig sa mga pumipigil. Lalo't hindi naman sila mga magulang mo o mga mahal mo sa buhay na kaya pumipigil eh dahil sa malasakit. Ito, wala namang malasakit yung pagpigil nila eh. Gusto lang nilang kontrolin yung behavior ni Bartimaeus at gusto nila siguro parang katahimikan ng lugar kahit na hindi naman makakabuti ka Bartimaeus sa manahimik. Sa buhay, identify natin agad sinong pumipigil sa atin to dream big, to accomplish things, to be free, to do wonderful things. Huwag kayong papigil. Huwag patali, pakulong, pakontrol sa mga hindi naman nagmamalasakit sa iyo. So yun muna titingnan mo. Nagmamalasakit ba siya sa akin kaya niya ako pinipigil? Kasi may pagpigil na dahil may malasakit. Pagpigil ng matatanda sa bata kasi nakikita ng matanda na hindi mabuti ang pupuntahan ng bata. Eh yung bata, too young to see it. Pagpigil halwa ng magulang sa anak. Pagpigil ng asawa sa kanyang kabiyak. May mga pagpigil na kasi concerned, kasi loving, o kasi may malasakit. Yun ang pinapakinggan natin. Kaya dapat i-test, ito ba pumipigil sa akin, nagmamalasakit. Kung alam nyo hindi naman, huwag papigil. Huwag manahimik dahil sa mga taong ayaw marinig ang tinig nyo. May mga ganun eh. Ayaw nila marinig ang tinig nyo. Teacher ka, iba ang style mo ng pagtuturo sa iba. Yung iba, pipigilin ka magturo. Meron kang gustong ganitong klaseng conviction or a belief or a philosophy, pipigiling ka ng mga kakaiba ang philosophy sa buhay. Ayaw nilang marinig ang tinig mo at ayaw nilang marinig ng iba ang tinig mo. Lalo kung gusto nilang tinig nila ang nadirinig, huwag ding makikinig sa mga nagpapapigil na yon. Magsalita, sumigaw para sa dapat, sa gustong at sa mabuting makarinig sa iyo. Sino pa gusto mo makarinig sa'yo, yun ang i-address mo. Huwag mong payagang mapigil ka at masimi ka sa mga ayaw makinig sa'yo. Hayaan mo sila. Pero yung gustong makinig sa'yo, dapat magsalita ka sa kanila. Magsalita, sumigaw, para sa ikabubuti mo. Kaya mga bata, dapat hindi natin laging pinipigil magsalita. Hindi natin laging pinipigil na mag-express. Kasi pag nasanay sila na laging tinitimpi, pinipigil, kinokontrol, paglaki nila, ganun na rin nila, kakalakihan nila yan. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So pag sinanay mo ang batang kimi, mahiyain, laging pinipigil ang sarili, hindi nag-express, paglaki niya, alipin siya ng iba. Kokontrolin siya ng iba, kasi hindi niya maigigit yung sarili niyang gusto. Bartimaeus asked Jesus to have pity on him. So he was humble, very unassuming, habag,
ang hinihingi niya. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. So dahil siya ay nakakarinig, si Bartimaeus, nakakapagsalita, nagsalita siya at narinig siya ni Jesus. Alam niyo yung nakikinig, nadirinig din yun. When you listen, you also get heard. So nakikinig si Jesus sa mga nananawagan sa kanya. Hindi siya bingi. Pinalapit siya ni Jesus. Lesson from Bartimaeus, tumawag kay Jesus. Huwag mahiya, tumawag. Pero humble, not assuming, not sense of entitlement ang energy, kundi just asking for mercy. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, ipinatatawag ka ni Jesus, sabi nila. So bigla namang encouraging tong crowd na to. Unless crowd B at crowd A yung nakapaligid sa kanya, isang nang-encourage, isang nang-discourage. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Balabal? Bakit? Ang balabal ba na ito na inihagis niya is a status symbol? Hinubad niya ang kanyang status symbol. Ito ba ay pabigat sa kanya para makalapit kay Jesus? Sa gabal ba? Basta ang mahalaga, hinubad. There is an interesting angle that could be explored sa pagtingin sa storya ni Bartimaeus. We are not really told that he was begging for money. We are not really told that he was very poor. Nando lang siya nakaupo kasama ng mga namamalimos. But there's a very interesting custom in ancient days na sa mga daan, konti lang ng mga daan nun eh, yung parang matatawag na highway pero lakad pa rin na nagdumadaan doon, konti lang yung mga karwahe at kabayo. Sa mga highway, nung unang panahon, lalo patungo ito sa mga banal na lugar, sa mga templo, sa mga dalanginan, may mga pulube na umiistasyon, nandun sila, nakaupo sila, nakahiga sila, nakaluhod sila doon sa daraanan ng mga pilgrims, daraanan ng mga guro, dahil sila ay nanlilimos. Pero meron ding mga hindi talaga pera o pagkain ang hinihinging limos, kundi kagalingan, o payo, o reseta. Dahil sa mga daan na ito, doon din dumadaan ang mga pantas, ang mga propeta, holy person, so to speak, doon din dumadaan. At may mga namamalimos doon ng habag na ang kanilang inaasahan may daraan na wise man, na medicine man, o prophet, o holy person, or miracle worker na pag nakita ang kanilang kalagayan, sila'y mapayuhan kung anong gagawin para gumaling o sila'y mapaghimalaan. And it is possible that Bartimaeus is one of these types na nandun siya para maghintay ng sinumang pantas o banal na pwedeng makatulong para siya gumaling. At pwedeng yung balabal niya, mayaman siya, may kaya, kaya yun ang status symbol niya, parang balabal ni David, ni Joseph rather, the multicolored balabal ni Joseph, status symbol. So kaya niya hinubad ang balabal, hinuhubad niya ang kanyang status, hinuhubad niya ang kanyang high position, ang kanyang pride, ang whatever, sa paglapit kay Jesus. It is one potential way of reading it. Kasi, bakit may balabal na hinubad? Eh, hindi naman ganun dapat kabigat yon para huwag niyang bubarin. Pero, yan ay isang maaaring paraan ng pagbasa. Minsan, may kailangang hubarin. Bitawan, iwan sa paglapit kay Jesus. So, siya ay tumayo. We see another ability. Nakakatayo. Nakakalakad. So, ang dami-dami niyang other abilities. Kung kayo may disability, huwag kayong magmokmok dyan. Isipin niyo yung mga iba niyo pang maraming ibang abilities and capitalize on those. Sila ang gamitin para sa ating ikaginawa, ikabubuhay, ika-aangat. At hindi lang siya basta lulugulugong lumapit kay Jesus, hindi lang siya basta tatamlay-tamlay, palukso. Palukso siyang lumapit kay Jesus. Masigla, masaya, umaasa, nananalig. Ganyan
ang masarap tulungan. Tanong, masarap ka bang tulungan? Yung inabutan ka ng 300 pesos eh, thank you. Kasi iniisip mo dapat 1,000. Yung inaloka na uminom eh, matamalay ka pa magpasalamat kasi gusto mo may kasama pang bibingka. Yung tinutulungan ka na, ayaw mo pang i-express ang pasalamat mo dahil may pride ka pa. Yung pinapakain mo na, masarap ba? Pwede na. Ganun, nakakatamad tulungan. Merong mga turo ka na ng turo sa kanila ng Biblia. Tapos sabi pa, pamisa-misa naman po, effective, relevant. Talaga pamisa-misa pa lang, hindi pa lagi. Yung nakakatamad kang turuan, nakakatamad kang paglingkuran, nakakatamad kang pagalingin, nakakatamad kang tulungan kasi hindi ka expressive. Nakakawala na inspiration. So itong si Bartimeus, palukso, masaya. At pag ganyan ang ating ugali, ganyan ang ating asal, para tayong magnet, lalapitan tayo ng grasya. Pero kung nakaganito lagi ang mukha mo, mata mo lagi nakaganon, grasya lalapit sa'yo. Kailangan patasin mo yung pagganyan mo para masaya ka. Hindi yung tatamad-tamad ka dyan. Kailangan ang tao, we attract blessings. Mark 10:51. Ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Tanong sa kanya ni Jesus. So, syempre, ginanahan din si Jesus dahil paluksu-luksu pa itong lumalapit. So, ang tanong niya agad, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Sige, nakapatawa kang tulungan. You are very cheerful. Patagal-tagal ka pa dyan ng balabal mo. Sumagot ang bulag, Guru, gusto ko pong makakitang muli. So, obviously, nakakakita pala siya before. Ano kaya, nasundot ba ang dalawa niyang mata? Nagkaroon ba siya ng cataracts? Whatever happened to him, hindi siya dating bulag. Ito ang masarap tanongin, ha? Yung masarap tulungan. Sabi ni Jesus, ano bang gusto mong gawin ko para sa iyo? Sabi niya, gusto ko pong makakita muli. Wala siyang keme-keme, walang arte-arte, walang mga pakipakipot. Alam ang gusto, tiyak at tuwiran ang sagot. Nakakatamad kaya yung pinagawa mo yung isang laborer o manggagawa o sino man. O magkano babayad ko sa iyo? Bahala na po kayo. Magkano nga? Bahala na po kayo. Nung bigyan mo ng piso, nagreklamo. Kailangan sabihin mo exactly what do you want. May itinitinda ka. Magkano ba yung tinda mo? Eh, bahala na po kayo. Sabihin mo kung magkano. Alam niyo kung bakit ayaw magsabi ng magkano? Kasi baka mapaliit yung sasabihin. Eh, pwede palang mas malaki yung balak ibigay nung magbibigay. Ayaw naman yung sobrang laki yan agad dahil magmukha siyang mukhang pera. So, bahala na po kayo. In other words, ikaw ang malalagay sa alanganin pagka ikaw ang nagbigay ng presyo. Playing safe. Actually, sa malalim na paningin, very ethical yung bahala na po kayo. Ayaw mo mag-impose, ayaw mo mag-assume, ayaw mo mamilit. Pero may kabilang side yan. Yung mauta ka lang ng wawais, gusto mong makalamang, ayaw mo ikaw mauna magsabi ng presyo dahil yung mauna talo. So, alin dyan ang mga dahilan? Pero tandaan natin, pag may nagtatanong sa atin at alam natin gustong tumulong, sabihin mo diretso kung ano yung kailangan mo. In a tone na hindi naman pinipilit mo sa kanya, hindi ka naman parang deserving, pero sabihin mo kasi gusto niyong malaman. May mga tao, ang gusto lang nila man malaman agad eh, kaya ko ba yung gusto mo? Kaya gusto nilang malaman, so kailangan ipaalam mo yun. Masarap ng tulungan itong si Bartimeus. At hindi naman siya adelantado. Sumagot lang ang tinanong. Pero naghintay siyang tanungin. Interestingly, Jesus reacts to Bartimaeus' call to his faith. Jesus calls Bartimaeus to enter the Jesus sphere. Imbento ko lang yun. Yung space na nandun si Jesus. The zone of blessedness. Sasabi niya, palapitin sa akin. Ibig sabihin, gagawa ni Jesus ng himala ito. Mark 10:52. Sinabi ni Jesus, makakalis ka na. So, gumaling na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noong di nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Interestingly, pinagaling siya ni Jesus at sinabi, o sige, makakalis ka na. Uwi ka na, gawin mo na yung gusto mong gawin. Pero ang ginawa niya, sumunod kay Jesus. Faith heals. Nakakagaling ang pananalig.
At ngayon, hindi natin kailangan maghintay sa mga gilid-gilid ng daan na baka dumaan si Jesus. Because now, the Spirit lives in our hearts. We are the temple of the Holy Spirit. And Jesus is only a prayer away. Kaya, mas privilege pa nga tayo kung tutusin. Kesa dito kay Bartimeo, sa kailangan pa siya maghintay doon sa daan, tayo, tumawag ka lang, nadidinig ka ng Panginoon. Hindi siya umuwi. Sumunod siya kay Jesus. Lesson, follow Jesus. Sumunod ka. Lalo kung pinagaling ka, lalo kung pinagpapala ka, lalo kang sumunod ng sumunod. Dahil pinagpapala ka pala eh, bakit ka titigil sumunod? Ngayon sa mo, hindi po ako napagpapala. Eh di lalo kang dapat magsimulang sumunod para ka mapagpala. In any case, dapat sumusunod kay Jesus. Matthew 14:35-36. Kaya't dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupain yun. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng gumawa nito ay nagsigaling. So this is the touch of faith. Na yung humihipo kasi nananalig at sila'y gumagaling. Tulad ng babaeng dinudugo na makahipo lang ako, sabi niya, sa dulo ng laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. At hinipo niya yon, siya nga'y gumaling. Matthew 17:21, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Jesus who said that is the same yesterday, today, and tomorrow. Your faith, belief, thought, your mind can affect the physical world. Your own body. Unawain at dibdibin ito ang ating pananalig, ang ating paniniwala, ang ating iniisip ay maaaring bumago sa kapaligiran sa mga material na bagay kasali na ang ating katawan. Ito ang dapat nating ma-develop na kind of level of spirituality. Yung pananalig that can change the material world. Yung pananalig that can change things, that can improve health, that can give wisdom. Yung pananalig na nakakapagpaiba ng kalagayan natin sa buhay. How about when people ask for wellness and it is not granted? As in the case of David praying for his sick son. Marami pwedeng dahilan yan. What would be the reason or reasons for the lack of success of such exercises? Probably not enough faith. Or maraming faith, enough faith, but God's particularly immovable will. Kasi may mga bagay na pwede mong hingin sa Diyos kasi malapad yung at malawak yung pinaglalagyan ng will niya. Pero may mga parts and may mga times it seems na yung will ng God is only a dot, a spot, and it will operate only there. So pag humihingi ka outside of that, hindi maibibigay kasi it's outside of that dot. Pero kung minsan, it is a series of dots. Sometimes it's a line. So kahit saan ka doon tumungtong, pwedeng ibigay. So dahil hindi mo alam kung anong particular will of God, ask ka na lang. Just ask. Believe and ask. And sometimes, hindi binibigay ng Diyos ang hinihiling mo because may nakareserva sa iyong higher and better blessing. Pwedeng-pwede yun. Isaiah 57:1, the righteous perish and no one takes it to heart. The devout are taken away and no one understands that the righteous are taken away to be spared from evil. So kung minsan may pinagdarasal kang gumaling pero sumakabilang buhay, sabi, the righteous are taken away to be spared from evil. Yung pala, may naghihintay, may nakaabang na evil, kaya minabuti pa ng Panginoon na kuhanin at pauwiin sa Kanya. Hindi natin arok ang kalooban ng Diyos. Hindi natin batid ang Kanyang perfect will. So lagi tayong maniwala. Pag ibinigay yung hinihingi natin, lalo tayong maniwala. Pag hindi ibinigay ang hinihingi natin, maniwala pa rin tayo kasi laging yung ikabubuti natin ang kalooban ng Diyos. But, dahil hindi natin alam kung anong specific will of God, meron lang bang isang dot na outside of that hindi na pwedeng ibahin,
po ba ka series of dots o maraming line yan and you connect the dots, ang dami pa lang pwedeng hingin. You don't know. So you pray anyway. Mahalaga nating dibdibin that spirit, faith, and belief, which is thought, can affect matter. Iyang umaanda na isipin sa loob ng iyong utak ay pwedeng magpagalaw sa kalikasan, pwedeng magpaulan, pwedeng magpatigil ng ulan, pwedeng magpagaling, pwedeng magbless. Yan ang example ni Jesus. At yan ang example ng mga dakilang propeta sa kasulatan. Pero this is a very underdeveloped province of our faith. A very underdeveloped department in our personal spirituality. Hindi na napapagalaw ng ating pananalig ang mga bagay sa kapaligiran. Nakalimutan na natin ito, ang layo-layo na natin. Naging parang philosophy na lang yung faith, hindi na faith. So, balikan ito. Develop this. At siguro madedevelop natin yan by correct and regular spiritual prayer, by meditation, by transcending the divide between the physical and the spiritual world through meditation and prayer. Napakasarap i-develop ang spiritual power. Power that can move mountains through faith. Matthew 21:21-22. Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito, na naluoy dahil hindi siya nagustuhan ni Jesus na wala siyang bunga. Hindi lamang yan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinasabi. Ano mang hingin nyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo." O ngayon, baka naman paggising ko bukas, wala na yung Sierra Madre doon, nilipat nyo na, wala na yung Mount Makiling, nagkapalit na sila ng Mount Banahaw. Hindi naman kailangan literal lagi ang reading nito. Kasi ang bundok, symbol yan ng insurmountable challenge or problem noong unang panahon. So sabi niya, kung may pananalig kayo, pwede niyong lusawin ang mga problema niyo. Pwede kayong makahanap ng solusyon, pwede niyong matagpuan ang mga solusyon niyan. So mapapaurong mo ang bundok, mapapalis mo siya dyan. Pero who knows, baka nga may physical bundok kayo mailipat, pag-isipan niyo yung ganyang mga bagay. Faith and belief means mind over matter. Faith over physical or over the physical world. Develop your faith, your thought, your mind to the point that it can affect matter, to the point that it can affect your body. Huwag na muna natin ambisyon ng ilipat ang bundok, hibok-hibok. Ambisyonin mo lang na sa faith mo, sa panalangin mo, gumaling ang iyong sakit. Gumaling ang sakit ng mga mahal mo sa buhay. Na yan ay dahil sa iyong pananalig at paghingi kay Jesus. Yan lang ang i-develop natin, huwag na yung iba. Yun lang paggaling ng mga nararamdaman natin. Minsan, pati paggaling ng mga sakit ng bulsa, pwede yan masolve ng faith, ng panalangin, na siyempre may kasamang action. Faith plus natural law. How can you go wrong? Parehong laws ng God, susundin mo. Matthew 17:19-20, pagkatapos, nang sila-sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Kasi meron sila hindi mapalayas-layas. Sumagot siya, "Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya." Kaya meron nagsabi kay Jesus, "Kung may magagawa po kayo para sa akin, gawin niyo naman." Mark 9:23, "Kung may magagawa ako?" Tanong ni Jesus, "Mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya." Ang ibig sabihin ni Jesus, hindi ako ang under trial here, but you. Hindi yung kapangyarihan ko ang pinag-uusapan, kundi yung pananalig nyo. Yung kapangyarihan ko laging nandyan, hindi yan naiiba. Yung kabaitan ko laging nandyan, hindi yan naiiba. Ang tanong, nananalig ka ba? Sapat ba ang iyong pananalig para may mangyaring pagbabago sa physical world dahil nagdarasal ka? Yun ang tanong.
Huwag mong itanong kung may magagawa ako. Ang itanong mo, may pananalig ka ba? Yun ang importante. Romans 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. So, baguhin daw ang isip. Gusto mong may mangyari sa buhay mo, baguhin mo at takbo ng iyong isip. Kasi para may mabago ka sa labas ng mundo, dapat baguhin mo muna yung nasa loob mo. Kasi ang lahat ng pagbabago mangyayari mula sa loob, lalabas lang yan. Lahat ng kapangyarihan galing sa loob, lalabas lang. Kaya kung may pananalig ka sa loob, lalabas yon, bababago niya ang mga nasa labas. Kaya ang sabi ni Jesus, baguhin niyo ang paraan ng inyong pag-iisip. Baguhin ninyo ang korte, ang trajectory, ang direksyon, ang flavor ng inyong pananampalataya. Lalo't kung walang nangyayari naman, ibig sabihin, dapat ka may baguhin. You cannot change anything without changing your mind about it first. So, nasa isip. Apply this principle sa mga challenges na dala ng new order na tinatawag. Itong ating crisis, itong ating mga sitwasyon, nandyan yan. Pero ang Diyos hindi nagbabago. Ang kapangyarihan ng Diyos, nandyan. May pananalig ka ba? How do you appropriate that faith to make good effects in your daily life? Okay, may disability ka. Ano ba disability mo ngayong lockdown, ngayong quarantine? Anong disability mo? Siyempre, nagkaroon. Pero may iba ka pang abilities. Katulad nitong si Bartimeus, may disability, bulag. Pero nakakarinig, nakakalakad, nakakatayo. Marami ka pang abilities. Employ those abilities. Okay, nawalan ka ng trabaho? Baka panahon na ngayon na mag-personal business ka o mag-unti ka, unti-unti sa kaya mong pwedeng pamuhunanan. Okay, lumiit ang kita mo. Baka pwede ka maghanap ng ibang pagkakakitaan para madagdagan yan. Okay, nagsara na ang kumpanya nyo kasi nalugi. O kaya hindi makapagpasweldo ang iyong employer. Disability yan. Pero baka yan ang hinihintay ng daigdig na pagkakataon para magising ka na maghanap ka na talaga ng ibang hanap buhay. Baka ang tagal-tagal mo nang nagtsatsaga sa konting sweldo, pero hindi ka naman naghahanap ng ibang pagkakakitaan, maaaring mahina ang loob mo, maaaring tinatamad ka, o hindi walang naiisipan dahil niyakap mo na yung konting sweldo mo sa buhay. Tapos ngayon na wala pa, aba, baka niyuyugyug ka na ng universe para magising ka at mag-isip ka na ng ibang pagkakakitaan. Tandaan mo ito ha. Itong si Bartimeus, bulag. Pagkalis mo, wow, bulag, parang ano pong pwede niya magawa dahil siya bulag. Pero meron siyang ibang abilities kahit siya may disability. And you are that Bartimeus. Marami ka pang abilidad, ilabas mo. Para ka kumita, para ka sumaya, para ka sumigla. At tigil-tigilan mo yung paglakad-lakad ng mga nakahukot, yung awa sa sarili, yung self-pity. Lumukso-lukso ka, sayahan mo yung buhay para lapitan ka ng grasya. Manalig, tumawag, lumapit. Hubarin ang balabal na yan. Ano man ang ibig sabihin na dapat mong hubarin paglalapit ka kay Jesus? Lumukso, magsabi ng diretso, tumanggap, at sumunod kay Jesus. God bless us all. Those moments together, I need to be with you each day.
Aming Diyos, aming Ama, maraming maraming salamat po sa mensahe na aming tinanggap sa araw na ito. Muli, naririto po ang bawat isa upang mag-alay ng aming handog at ika po. Dalangin po namin na ito'y maging mabangong samyo sa iyong harapan at magamit pa po ito para po sa inyong gawain dito sa lupa. Maraming maraming pong salamat muli, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng ngayong anak na si Kristo. Sa
our most loving and gracious Father. We, your people, are most happy and thankful. We were able to render this blissful celebration of Sunday worship and praise together through Live Stream. Thank you for the life of our beloved Head Pastor Ed Lapis, for using him as your mouthpiece. Through him, we were able to listen to your teachings, to your corrections, and to your instructions. We pray, dear Father, that all that we hear will be fully understood so that it could be easy for us to apply this in our lives. Thank you, Father God, that these words that we hear will bring the fruit of righteousness and obedience unto you for the glory of your name. Thank you, Father, for the protection that you have given us with our families. Thank you for keeping us safe, O God. Continue to bless us all so that we will be a blessing to others. Give us the opportunity, Father God, with your help and your grace, that we can be of help to the needy ones. Ito po ang samot dalangin namin sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Into Jesus.